Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ngayon, ikikwento ko sa inyo ang isang inspirational film na pinamagatang The Billionaire. Now sit back and enjoy the movie. Si Tap ay isang 19 years old na lalaki na gustong umutang ng $300,000 para gumawa ng factory. Tinanong siya ng bank manager kung bakit kailangan siyang pahiramin ng napakaraming pera. Sinimulang ikwento ni Tap ang mga kaganapan sa buhay niya at kung bakit siya humantong sa ganong punto. Nung high school, gustong-gusto niyang maglaro ng computer games at nagmamay-ari siya ng mga bihirang item na ibinibenta sa totoong pera. Nagkaroon siya ng maraming pera dahil dito. Nakabili ng sariling sasakyan at gumastos na parang wala ng bukas. Naiinggit sa kanya ang mga kaklase at nakuha niya pang magka-girlfriend dahil dito. Nakilala siya bilang isang bad boy dahil hindi siya sumusunod sa kahit na anong patakaran. Ang kanyang mga magulang ay hindi boto sa paglalaro niya ng computer. Gusto nilang mag-focus siya sa pag-aaral at huwag masyadong aksaya sa pera. Pagkatapos gumraduate, hindi niya nagawang makapasok sa isang public university, ngunit wala siyang pakialam dito at nagpatuloy sa paglalaro. Kahit na masyado siyang magasto sa mga walang kwentang bagay, magaling naman siyang makipagtawaran at laging may nakukuhang kaunting ekstra. Kahit na nagagawa niyang alagaan ng kanyang sarili, ang kanyang mga magulang ay hindi masaya dahil hindi niya magawang makapasok sa magandang universidad. Sinabi niyang nakapasok siya sa isang mahal na private university at siya na ang bahala sa lahat ng tuition. Maya-maya, narinig niya ang kanyang mga magulang na nagtatalo tungkol sa problema sa pera. Ngunit hindi niya magawang makatulong dahil ang account niya sa mga laro ay na-block dahil sa mga komersyal na aktibidad at wala na rin masyadong natitirang pera. Determinado siyang tulungan ang kanyang mga magulang. Bumili siya ng mga murang Chinese DVD player gamit ang natitirang ipon at planong ibenta ng mas mahal. Sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay dahil ang supplier ay binentan siya ng sirang equipment at tumangging bigyan siya ng warranty. Nang makita siyang mabigo, inabisuhan siya ng kanyang ama na mag-aral at harapin ang realidad. Binigyan siya ng perang pang-tuition ngunit tinanggihan ito ni Tap. Ayaw niyang tanggapin na tama ang sinasabi ng ama at hindi pa siya sumusuko. Ninakaw niya ang amulet ng ama at sinangla ito para ipangbayad sa tuition at makapasok sa private university. Pumunta siya sa klase ngunit patuloy na nag-iisip kung paano mababawi ang alahas kaya nagsimulang maglakad siya. Nang makaramdam ng gutom, siya ay nagpasyang bumisita sa isang eksibisyon ng food machinery at nakahanap ng kawili-wiling makina na gumagawa ng baked chestnuts. Wala pang masyadong gumagawa nito sa Thailand, kaya nagpasyang rentahan ito ng $1,500 kada buwan. Hindi natuwa ang kanyang mga magulang sa kanyang bagong ideya. Natutunan niya sa mga naglalako kung paano ihiwalay ang mga nabubulok na chestnuts at paano sila gawing mabango para mapabilang ang kanyang produkto sa first class. Kahit na hindi siya suportado ng kanyang mga magulang, kanila namang nagustuhan ang lasa ng kanyang baked chestnuts. Nagbuka si Tap ng maliit na tindahan sa mall kasama ang kanyang tito, ngunit nahirapan silang akitin ang mga dumadaang customer. Ang kanyang ideya na ilipat ito sa ibang lokasyon ay hindi rin nakatulong. Isa pa, bumabagsak na din siya sa kanyang klase. Sa panahon ng exam, siya ay nagpasya kung sasagutin ba ang telepono o ibabagsak ang kanyang test. Kanyang piniling sagutin ang tawag ng tito at bumagsak. Ang kanyang negosyo ay naging maunlad at nagsimulang kumita ng malaki kaya nagbukas pa ng mas maraming branches. Nalaman ng kanyang girlfriend na hindi na siya pumapasok at nagmakaawang pag-isipan ng kanyang kinabukasan. Mas lalo pang lumala ang mga bagay nang gumawa ng usok ang kanyang chestnut machine na nakadumi sa mall. Napagpasyahan nilang kansilahin ang kanyang kontrata at patigilin na ang lahat na branch nito. Sa panahon ding yun, ang kanyang mga magulang ay nagsabing lilipat na sila sa China para tumira kasama ang mga kapatid dahil meron silang malaking problema sa pera. Nang siya ay kukunan na ng litrato para sa kanyang passport, nagpasya siyang umalis at sinabihan ng kanyang magulang na hindi na siya sasama. Bago umalis patungong China, ang kanyang ama ay sinabihan siyang kalimutan na ang chestnut at magtapos ng pag-aaral. Kinalaunan, kanyang napag-alaman na ibinayad bilang kolateral ang kanilang bahay at kukunin na ng bangko. Inisip ng kanyang kasintahan na siya ay nangangaliwa, ngunit ang realidad ay obsessed lang talaga siya sa pagninegosyo at wala ng oras sa iba pang bagay. Humingi si Tap ng tawad sa kanyang kasintahan. Habang sila ay bumabiyahe, binigyan niya si Tap ng fried seaweed na binili niya sa ibang bansa.
Nasarapan si Tap at naisip na gawin itong negosyo. Tinanong niya ang kanyang propesor kung paano mapanatiling masarap ang fried seaweed sa loob ng package. Sinabi ng kanyang propesor na kailangan niyang gumamit ng vacuum machine para tanggalin ang hangin sa loob upang mapatay ang lahat na bakterya. Determinado siyang gawin ang bagong negosyo. Itinigil niya ang pagrenta sa chestnut machine at bumili ng mga bagong gamit at materyales. Sa kasamaang palad, siya ay nabigo sa unang pagsubok. Laging mapait ang lasa ng kanyang fried seaweed. Kanyang pinagbili ang lahat na computer para makabili ng mas marami pang hilaw na seaweed. Hindi siya sumusuko kahit na lagi siyang hinihikayat ng kanyang tito na sumunod na sa magulang sa China. Habang bumabagyo, nang si Tap ay pauwi na sa kanyang bahay, nakita niyang naaksidente ang kanyang tito at kinailangang madala sa ospital. Nang gabi ding yun, nakita niya ang isang pakete ng seaweed na nahulog sa sahig at nababad sa ulan. Pinagpatuloy ni Tap ang pag-eeksperimento na wala ang tito, ngunit hindi pa rin siniswerte dahil lagi mapait ang nagagawang fried seaweed. Nang wala ng natitirang hilaw na seaweed, pinulot niya ang panghuling pakete na nababad sa ulan. At pagkatapos na maprito, na-realize niyang ito ay masarap at tamang-tama ang pagkalutong. Minsan, ang mga kahangahangang bagay ay lumalabas mula sa aksidente. Binisita niya ang kanyang tito sa ospital at pinalasahan ng seaweed. Ito ay labis na nagustuhan ng kanyang tito. Binawi nila ang dating pwesto sa mall at maraming tao ang pumila para bumili ng kanilang seaweed. Si Tap ay masyadong abala na kinailangan pang ipaalala ng ina na kaarawan niya sa araw na yun. Nang tumawag ang kanyang ama, sinabi niya sa kanyang anak na mag-aral ng mabuti at sumunod na sa China sa sunod na semester. Kanya ding ibinunyag na ang pamilya ay baon na sa utang na umabot na ng $1.2 million. Nakaschedule na din ang pagkuha ng bangko sa kanilang bahay. Kanyang naisip na hindi niya magagawang makakuha ng ganong kalaking pera kahit na anong gawin niya. Sinubukan niyang bumalik sa pag-aaral. Bumili siya ng snack sa 7-Eleven at habang siya ay naglalakad, kanyang na-realize na pwede niyang ibenta ang produkto sa convenience store sa buong bansa sa halip na gumawa siya ng maraming tindahan. Sa sumunod na araw, pumunta siya sa headquarter ng 7-Eleven at ipinakita sa direktor ang kanyang produkto. Ang direktor ay tumanggi sa kanyang proposal dahil napakapangit ng kanyang packaging at sobrang mahal ng kanyang presyo. Muli siyang sinubukang pasayahin ng kanyang girlfriend sa kanyang pagkabigo. Inalok niya si Tap ng tulong galing sa kanyang mga magulang subalit ito ay tinanggihan niya. Sa sumunod na araw, pumunta si Tap sa isang local designer para magpagawa ng magandang packaging sa kanyang produkto. Pagkatapos na maripak, dinala niya uli ito sa opisina para ipakita sa direktor ngunit ito ay sobrang busy at buong araw na naghintay. Sa huli, siya ay sumuko na at iniwan na lang ang snack sa isang security guard. Pagkatapos, siya ay tumawag sa kanyang magulang para sabihin siya ay susunod na sa China. Ang ibang office worker ay kumuha ng snacks mula sa guard at maswerteng nagustuhan ng mga 7-Eleven employees ang kanyang produkto. Inimbitahan nila si Tap sa opisina para sa isang meeting kasama ang direktor. Habang nasa meeting, pinuri nila si Tap sa paggawa ng masarap na snacks at kanyang idinagdag na kailangan niyang gumawa ng 72,000 packs para sa 6,000 7-Eleven store para sila ay maging magkasosyo. Kailangan din nilang inspeksyonin ang kanyang factory para sa sanitary concern. Sumang-ayon siya sa mga requirements at pumunta sa bangko. Ang kanya palang ina-apply ang loan ay para sa gagawing factory. Nagpaabot ng pagbati ang bank manager kay Tap na ganun kalayo ang naabot niya. Ngunit, tinanggihan niya ang proposal ni Tap ng kanyang nalaman na siya ay 19 na taong gulang lang at ang kanyang pamilya ay baon sa utang. Nakaramdam siya ng pagkatalo. Inilabas niya ang kanyang passport at bumili ng tiket papuntang China. Ibinenta niya ang kanyang sasakyan para mabawi ang isinanlang amulet, ngunit siya pala ay nadaya dahil isinangla niya ito sa halagang 100,000, ngunit ang totoong presyo pala nito ay lampas 1,000,000. Inutukan niya ng baril si Tap para ito ay takutin at umalis. Para gawin ang kanyang pangako na kuning muli ang amulet, ginamit niya ang lumang tindahan ng kanyang mga magulang na kinukuha na rin ng bangko. Umupa siya ng ilang tauhan at bumili ng supply gamit ang natitirang ipon at nangakong babayaran ang buong halaga ng renta sa huli. Kung hindi magagawa, siya ay makukulong. Dahil sa pinakitang pag-uugali sa kanyang girlfriend, nakita niya na ito na may kinakasama ng iba.
Siya ay malungkot dahil mahal na mahal niya ito, ngunit tinulak niya ito palayo. Pagkatapos ng maraming preparasyon, ang factory ay handa na at ang direktor ay pumunta kasama ang inspektor. Hindi sila masaya sa kalilinisan ng factory at nakitang hindi karapat dapat si Tap. Sinabi ng direktor na pag-uusapan muna nila ito at ipa-fax na lang ang resulta sa susunod na araw. Pagkatapos na maayos ang mga problema sa factory, nakuha ni Tap ang approval ng direktor. Siya ay masayang masaya at pinabilis ang produksyon para matugunan ang kinakailangang dami. Habang ihinahanda nila ang pag-deliver ng mga snacks, niyakap ni Tap ang kanyang tito para ihayag ang kanyang pasasalamat. Kanya ding sinabi na siya ay mag-aaral at pupunta na sa China kung sila ay mabigo pa sa pagkakataong ito. Nang sila ay makarating sa warehouse, sinabihan siya ng warehouse manager na late na ang kanilang delivery at hindi na pwedeng tanggapin. Siya ay nagmakaawa at sinabing inabot sila ng umaga sa pagre-repack. Naawa sa kanya ang warehouse manager nang makitang dumudugo ang ilong ni Tap at tinanggap na ang mga dala. Gumaan ang kanyang pakiramdam at tinawagan ang kanyang magulang para sabihin pwede na silang bumalik at tumira muli sa kanilang bahay. Pagkatapos ng 2 taong pakikipagsosyo sa 7-Eleven, nabayaran na ni Tap ang buong utang ng pamilya. Pumunta si Tap sa bangko para mag-apply ng 12 million loan para palawakin pa ang kanyang factory. Meron na siyang 2,500 employees at nage-export ng seaweed sa halos 27 bansa. Sa edad na 26, ang kanyang seaweed farm sa Korea ay bumenta ng $43 million sa taon lang ng 2010. Tayo ay tinuruan sa kwento na tapos na talaga ang lahat kapag sumuko pa sa iyong pangarap.